Ayun guys, welcome back to my YouTube channel. And ngayon, meron tayong ipapainom kay Stormy na monthly ano niya, protection for the tick and fleas and other parasite. Ito ang Simparica Trio. So, ang protective lang nito is over na sa 1 month lang siya. Pero mas preferred ko yung Bravecto kasi 3 months siya nagtatagal. And tinesting ko lang yung Simparica. So far, okay naman siya. And ito talaga ang secret ko para hindi sila kutuhin at hindi sila madaling kapitan ng mga other parasite na nagkakos ng mga disease sa ating mga fur babies. And ayan, pinapainom natin siya ng isang tablet lang guys. Isang tablet lang. Kaya kung anong size ng dogs nyo, yung weight, based doon ang kanyang gamot. So yun lang guys. Also, i-double check na din natin if nainom nga ba ng ating mga fur babies. Mga hindi ko ina-expect na magkakaroon ng period si Snowy. Ito ang day 1 niya guys. Like ganyan, drop lang ng red spot. And minark ko na siya sa aking record book. Kasi last time hindi talaga siya nabuntis. So this time ito na yung perfect for breeding para sa akin na. Ito na yung time na baka ito this time mabuntis na siya. And lagi niya hinaharot ang aking shih tzu. Kaya itong week na yan is naghanap talaga ako sa FB page ng kung ano yung magandang i-partner sa aking dog na si Snowy. So pinili ko is Choco Brown, yung kulay ng toy poodle na lalaki. So yan, lagi niyang ginaganyan si Stormy. See? Super in heat na talaga si Snowy niyan. Pero after 9 days pa, pwede siya i-pastad. So ayun, nandito na kami sa labas ni Snowy para antayin yung mag-i-stud sa kanya na toy poodle din na chocolate brown. And hopefully proven naman daw, sabi na may are. So, yon. Ipo niya at lagi niya gustong tumabi sa akin, si Snowy. Snowy! Lilinisan ko na po yan. Hindi ko muna siya pinaliguan gawa ng ayun nga pinapaano ko siya kasi first time nilang magiging mommy if ganun. Kasi last time yung una is hindi nagkaano kaya lilinisan natin siya. Akong isang ginawa guys, pumunta muna kami sa vet para magpa-vaginal smear test, then meron pinescribe si doc sa kanya ng Refamol, which is para daw malong yung estrous stage. And ayun, makikita nyo may dots, diba, na red spots. And ayan, pinapakain ko na din siya ng puppy food. Actually, puppy food lang naman din yung pinapakain ko dito, so walang problema. Puppy food is more on nutrients din, so maganda yun sa pagbubuntis ng isang aso. Then, yan na po ang day 38 yata yan. Day 38 ni Snowy. And ayan na po ang kanyang chan as of now. And nagpa-ultrasound din ako para ma-confirm ko kung talagang jaundice na talaga ba siya or what. Minsan kasi merong asong nag-false ng pregnancy. So, ayan, confirm na po na buntis siya. Ayan po ang ultrasound ni Snowy. Ayan po. And ito naman po is nililinisan ko siya every day. Yes, kailangan po natin linisan ang ating aso para syempre para na din sa mga litters na ano niya maprotektahan ng kahit pagiging good grooming lang ng kanilang nanay. And ayun. And super tulog, natulog po siya lagi. Ganyan po siya. And ngayon medyo lumalaki-laki na po talaga ang kanyang chan. Nakikita niyo naman po. Ayan. And based sa kanyang nipples is medyo ma-pink-pink na po. And yun. Ito naman is day 53 na. And as you can see, malaki na po ang kanyang chan. At malapit na po siya manganak din. And
fully developed na ata ang kanyang mga puppies. And ito naman ay kinukuhanan ko siya ng maternity shoot. Kasi nga, wala lang. Pinagtitripan ko lang si Snowy. Wala. Ang cute-cute lang kasi. Kasi malapit na din siya mga anak. And first time niya magiging mommy. Kasi nga, hindi nga siya nabuntis last time. And eto na yon. This is it, guys. Magiging mommy na si Snowy. O, lagi po talaga siya nasa baba kasi gusto niya naka-aircon siya eh. And ayun, nakikita niyo naman na lagi niyang nililick ang kanyang vagina and medyo na-nimble ba niya. I don't know if tama yung mga terms na ginamit ko. Pero guys, as you can see, ganyan po talaga mga signs na malapit ng mga anak, I think. Kasi day 57 niya na to. Kasi 63 days lang naman daw naglilas ang gestation period ng isang dog. Guys, parang nag-aano na siya, pero Snowy, okay ka lang? My gosh, nag-nesting na po si Snowy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nakikita ko na parang nag-i-start na siya mag-labor ngayon. May one ngayon guys, and ngayon pinapagawa ko ng welcome box na kasi nga tinapay nila dati dito. Nilipat doon, so nag-nesting na nga siya, kaya my gosh. So, ito po ang isa naming alaga pa na pusa. Wabi. Kahapon guys, bumili ako ng thermometer. Digital. And kahapon na-check ko 37.0 yung Celsius ng kanyang body temperature. And for now, check ulit natin. Kasi nagka-calculate siya, naging nesting siya eh. Ayan. Kuha tayo ng temperature. Oh my gosh! Wait lang. So, hindi nyo makikita to guys. So, 37.3 ngayon ang temperature ni Snowy. Ina-monitor ko lang siya. Yan. Huwag niyong kalimutan linisin din to guys. So, yun lang. Kanina nag-nesting na siya eh. And ngayon, mukhang napapagod na siya. Isa rin yun sa mga signs na mga anak, guys. And, ayun, bibigyan ko siya ng tubig. Ayun na. Oh my gosh. Yung pinakabahan. Ako pa yung pinakabahan. At lagi niya nililick yung vulva niya, guys. Dapat talaga maraming karton. Hanggang, at least may makarikal man siya. Diba? Or nagla-labor ka lang, Snowy. May one na may one. Alam ko may 5 yung... Yun daw ang pinaka-ano na mga anak siya. Or baka napapaaga tayo. Yung maayos yung welping area niya para sa akin. Last time talaga maganda, organized. Ewan ko ba sa tatay ko, tinanggal niya. Nakakairita.
nasisikipan ako. Paano ako papasok dito? So, and kami lang dalawa ni Snowy dito. Kasi nga, umalis sila at nagpunta sa beach. Buti hindi ako sa mama. Kasi hindi ko mababantayin to si Snowy. Kasi malapit na talaga yung due date niya. Naman, isa ni Snowy. Oh my gosh, ako yung mixed emotion ako, like, naiiyak ako. Seryoso. Snowy, kaya mo ba? Okay lang yung baby. Hindi ko alam kasi yung nauna. Pero titingnan ko lang sa CCTV. Pero naputulan ko na ng umbilical cord yung isa, kalinap ko na. So, pinapadede ko muna sila. Buti marunong si Snowy mag, ano na, umbilical cord. So, papadede natin to. Itong isang to. Ito na, guys. Hindi ko siya naabutan. Ano. Pero meron pang isa to. For sure. Huwag muna natin yung babies. Kasi, may isa pa. Ito yung naabutan ko. Alam ko yung brown and... Guys, ayun na guys. Taranta! Yung mga babies. Dito muna kayong mga babies. Dapat pala may lalagyan na ako dito. Kasi nilipat kasi ng tatay ko yan tuloy. Naway, kaya mo yan. Push! Push! Push mo lang yan. Handa na natin yung mga umbilical cord. Pero marunong na siya mag-cut ng umbilical cord ng puppies niya. Nanganganak pa kasi siya. So, dito muna kayo, mga puppies. Hayaan nyo ang mami Snowy nyo. Kaya mo yan, baby. Nagko-contract pa ang kanyang chan. Umiiyak yung ano. Video na yan. Talagang alam niya mag ano. Nayaan ko lang siya. Pero yung isa clean-up ko na eh. Yan. So, meron pa tayong isang inaantay. Kita niyo naman po na ang nagko-contract po ang kanyang chan. Iiri po siya. Ayan na po. So, ayan. Meron na tayong tatlong puppies. Tatlong litter. And alam ko humihilab na yung chan niya kasi lalabas niya isa. Ayan. Kuha ng ano, camera for today's video. Kasi lahat sila umalis. Nagpunta ng beach. Ayun, ayun, ayun. Good mommy, Snowy. Good job. Reaching for a North Star. Waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms. Dancing to the limbo. Stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But every time the clock's back, it's a boy, boy. Give me that in the back. Because time.
anak is babae. Ganap siya. Meron tayong dalawang babae at dalawang lalaki. Tama lang pala yung mga pet bottles, no? Inainom ko na siya. Thank you, Lord. Ang bilis lang po ng interval. Hindi siya nahirapan po. Thank you, Lord. Love you, Snowy.